10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team back. Remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Lion. Ayan, di ako tulog. Nagpapahinga lang. Pero ito, welcome back sa ating next series. It's VGJ Storm versus Complexity Gaming. First three picks, Toscar, Gyrocopter, Oracle. Nandyan yung sustain nila with the Oracle. Toscar naman with the Snowball Save plus etong Ice Shard. Plus magandang combo to. Sakto pag nasaktuhan mo nga ng Ice Shard plus Snowball, pwede mong sabayan ng Gyrocopter with the cooldown plus nandiyan pa yung sustain ni Oracle. Siyempre, agad, hindi, agad talaga. Si Tragedia 04, maaga talaga. Pero yun dyan, ito naman sa Complexity Gaming, Naga Siren, Venomancer, and then Lion. So, ito Naga Siren, Siren Song setup plus yung Venomous, I mean the Poison Nova ni Venomancer. So, ayun. Ang namiss ka namin, kakatapos ko lang mag-cast kanina, ilang minuto lang ako nawala, sir. So, ayan, ayan, C7. We're back live. Anong ilan-ilan bowers natin? Ayan, shoutout. Hindi updated. Shoutout sa 85 viewers natin. Magandang umaga sa inyo. Pero ito, Sand King, their fourth pick para sa side ng VGJ Storm. Kita naman natin kung gaano ka-effective nilang ginagamit itong Sand King. Pero fourth pick naman for the side of Complexity Gaming. Who will it be? Maganda yung spamming yung Lion. Kita nyo naman yung sa talent niya, yung dami niyong pwedeng i-drain. Plus yung slow no mana drain niya. Kita ko nga ito nung ini-spam ni Bimbo dun sa baba.
puro Lion. Tapos si coach din, ini-spam niya na rin. Kaya natuwa ako, sabi ko, ang ganda, sarap pala gamitin ng Lion, ha, yung slow dun sa third skill niya or mana drain niya. So, yung skill niya, talent tree niya, na AOE, yung mana drain, ang laking perwisyo nun. Pero ito naman, fourth pick para sa side ng Complexity Gaming, Outworld Devourer. Sinong pwedeng itapat nila dito against the Outworld Devourer? Medyo mahihirapan lang kasi babato-batuhin ka lang ng Arcane Orb, Intelligent Steel. Gagawin kang tanga ng Outworld Devourer. Gagawin kang tanga ng Outworld Devourer. Siyempre, Intelligent Steel, ano bang tawag doon? Ginagawa kang tanga. Pero out yan, out yan. Parang Complexity lang kahapon, Boss Orbs 3. Kahapon nga. Ayun, si EU Noobs. Nakasabay ko to kahapon. Nakasabay ko nung pagising ko nung laro din ng Complexity. Pero ito naman. Sixth ban for the side of VGJ Storm. Who will it be? Shoutout dito, Idol Orbs, sa Abu Dhabi, 1:33 AM na po dito, sabi ni Renzo. Ayan, Renzo, binasa ko pa rin. Support lang tunay lang kahit wala pa akong tulog, sabi ni Sanda. Ayan, tulog ka na lang, tol, tulog ka na lang. Importante tulog. Importante tulog dyan, sir. Ayan, tulog na yung iba yun, nakatulog na yung iba, naiwan na yung laptop. Pumapayat, wala, hindi na ako makain. Tingnan nyo, tingnan nyo. Dinner. Dinner, Skyplex. Basic. Ha? Breakfast na rin to. Tinga. Harap. So, hinihintay na lang natin. Yung sixth ban para sa side ng VGJ Storm and Lifestealer will be banned out. Ang dami niya naman, medyo marami-rami naman pwede yung sakyan niya. Outworld Devourer kung kumuha ng Blink Dagger. Plus, ayaw nila mabigyan at sumakit yung ulo dun sa Magic Immunity nung Lifestealer. Pero to last ban naman sa side ng Complexity Gaming. Who will it be? Kapon pa ako nandito, nung tulog ka, yan. Nung tulog ako. Watching habang nasa work from Masayed, Qatar, sabi ni, ayan, Blare Day 11. Pero, tingnan naman natin kung ano yung neck orbs. Ano shampoo mo? Ano nga ba yun? Pre-grow, pampakapal ng buhok. Pampakapal ng buhok. Hair care tayo dito, mga sayo. Ayun na, nag-CCPM na. Pero to, last ban para sa side ng Complexity Gaming, who will it be? Wait lang, may tinga pa ako, guys. Eric? Inom lang ako konti, guys. Ah. Nangangati lang mo. Eric, pahingin naman tubig, konti lang. Konting tubig lang. Kintab ng buhok mo. Wala na yan, papabalik ko na lang sa kulay black to. Ang hirap mag-maintain. Hindi, wag. Wag, ano lang to eh, bleach lang to, bleach. Parang wig. Ako, hindi yan wig. Hindi yan wig. Kung malalang gusto, ayan o, may paliparan. May paliparan tayo dyan sa taas. Ha? May paliparan tayo dyan sa taas. Ayan o, paliparan yan. So, ayan, gupit ano. Gupit talibuhok tayo. No, habang kumakain ng shawarma dito, ano ba yung sarap naman yan? Onton, 05, penging shawarma. Padala mo pa LBC mo, tol. Pero to, Complexity, last pick nila. It's going to be the Abaddon. So, it's going to be the Kerry Venomancer, mid lane Outworld Devourer. Pwede nila pagpilit, safe lane Veno. Kaya naman niyang isustain yung sarili niya sa lane. Since Venomancer nga yan, pwede siyang iwan ng mga support doon. Habang Outworld Devourer naman, going to be the mid lane, off lane Abaddon, at support Lion and Naga Siren. Ito yung Lion na position 5 farmer. Ito yung maganda na gawin. Nakita ko ginagawa na rin ni Bimbo. Magugulat ka, Lion may Blink Dagger na, pero Shadow Fiend for resolution for the side of VGJ Storm. Yung Lion, isipin nyo, support post 5, may farm, may Blink Dagger. Magugulat ka na lang, may magbi-blink, magi-stun, ihihex ka at kukunan ka ng mana. Saan ka talaga pupunta? Uuwi ka talaga ng maaga. Good morning din kay Rapsy. Ayan, kay Rapsy. Ayan, hindi naman pa, grabe naman to si Justin, WXC, 1-2-3, Pac-boy agad. Hindi ba pwedeng artistic lang ako? Hindi porket may tato at gupit undercut, Pac-boy, artistic lang talaga ako. Artistic lang ako, kaysa naman gupit ko, gupit shaggy, ano ba yan? Gupit shaggy, wag naman ganun, tol. Si Edwin naman, ayan, shoutout from Canada, may pag-asa ba ang Fnatic na makuha sa Super Major? Pero tingnan nyo na lang yung standing natin. Pero most likely, may chance yung Fnatic. Pero TNC, lakas ng TNC ngayon.
Sa nakakabili ng shampoo mo? Sa ano lang? Sa Watson's. Ano nga ba yun? Anong tawag doon? Pre-grow shampoo. 200 pesos. Pangpakapal lang ng buhok. Saka anti-hair fall. Ayan, matik na yun. Pag nagpapatubo ko ng buhok, yun yung gagamitin. Huwag yung mane and tail. Masyadong mahal. Masyadong mahal yung mane and tail. Pag gusto nyong entry level lang, yun lang. Okay naman. Effective naman. Pero ito, pakilala muna natin mga player natin. Storm sa VGJ, Storm MSS on the Tuskar. Si Snake King para sa kanya, Sand King. Si Resolution on the Shadow Fiend. Si Yawar. Yawar Gaming tayo ngayon para sa kanyang Gyrocopter. At si SVG on the Oracle. Dito naman sa side ng Complexity. Si Mumuland or si Mu para sa kanyang Abaddon. Si Limp para sa kanyang Outdoor Devourer, Chessie on the Venomancer, Zzifreak on the Naga Siren, at si Saxa para sa kanyang Lion. Pero ano rank nyo, boss? Legend 0 tayo, mga sir. Ayan, Sir Urbs, ano yan? At na si Kyle Complexity. Wala na, umalis na si Kyle sa Complexity. Alam ko ang rason is, gusto niyang makakuha ng TI. Sino ba namang hindi? Ayan, pre-grow shampoo, yung kulay green. 200 pesos. Shoutout sa nanay ni Abed. Ayan, sabi ni... Shoutout sa nanay ni Abed. Ano ba pangalan niya? Shoutout dito, Boss Orb, sa Jenna, si Junyan. Yan, Junyan. Quick shoutout. Dito naman, magkakakitaan. Saksa, yung Lion. Nandun yung stun. Kukunik. Pero enough ba para makakuha ni Saksa? Barrow Strike, kumunik din. At Saksa, First Blood, mapupunta kay Snaking. VGJ Storm, taking the First Blood. Parang ginawa nila nung last series natin. At ito, dinig sila yung nagdidikta ng laro. Ang gandang pasok to para sa side ng VGJ Storm. Maganda yung kakalabasan ng team nila ngayon. Ayan, ano lang. Hindi, yung rank natin, saktong pogi lang. Saktong pogi lang. Ano ba? Pogi ka dyan. Saktong pogi lang. Huwag tayong bida-bida. Legend Zero. Huwag bida-bida. Hello, pare-pareho lang tayo ng rank. Ayan. Shoutout Mozart from Qatar. Sabi ni Spanish Sardines. Ayan, palobat na yung iPhone ko. Pero mamaya na dyan muna yan. Ano ba yan? Pero dito, mid lane matchup natin, it's going to be Resolution para sa kanyang Shadow Fiend together with Tuskar against the Outworld Devourer. Pero wait lang guys, ayun. Charge ko lang yung iPhone natin. Pero yan, bottom lane matchup naman natin, Gyrocopter neto ni Yawar. Andito lang si Naga Siren or Zzifreak para bantayan yung creep wave. Pero ito may deep wards para sa side ng Complexity Gaming. SVG naman, tatry nilang kuhanan ng creeps. Itong si Mu or si Mumula. Ayan, wala pang tulog. Wala talagang tulog. Walang tulog. Batak ang BGJ Thunder ngayon. Pero dito sa may mid lane, Limp nasa Delicado. Nandun yung right click neto ni Tuskar. Pero wala silang follow up. Kulang pa si level. Siguro kung nakakuha siya ng enough levels, pwede niyang pasukin itong si Outworld Devourer before pa nakapag-salve up. Pero ito naman yung harassment ni Outworld Devourer. Gagawin kang tanga with the Arcane Orb. Intelligence need. Isipin mo, minakawan ka ng 7 na talino. Pero ito na nga, habang nawawalan ng talino si Tuskar, nakapag-fairy fire pa, papalaglang. Ito si Shadow Fiend, mamamatay muna doon si Zzifreak. Pero at the same time, makukuha niya double kill para dito kay Resolution sa may mid lane. And Limp, mamamatay. Or the Outworld Devourer. Gano'ng kalaki yung shampoo na yun? Mga ganito. Sinukat? Mga ganito. Kasi laki ng shampoo bottle ng clear na malaki. Ayun. Pero dito naman, top lane. Saksa. Or si Chessie, balik lang with the salve. Dito naman sa may bottom lane. Ay, homing missile. Pero gubaw niya ng rocket para niya. Ganon ka-aggressive. Here comes VGJ Storm. Storming down on Mumulan. Mumulan, mamamatay sa may bottom lane. 4-0, grabe yung ginagawa ng VGJ Storm ngayon. Ang gandang performance. Isipin nyo, Complexity, minamanhandle lang nila at the 2-minute mark. Pero hindi pa tapos yung laban. Hindi pa dyan nagtatapos, syempre. Mas malakas pa. Gusto niyo BGJ Fire bagong lineup. May Storm, may Thunder, Fire naman. Gawa din tayong grass tapos water. BGJ Water. I-push natin 'yan. Promote BGJ. Out tayo dyan, out. BGJ XP
Pero eto naman, ay, Liv, nakapag-verify. Siguro kung di niya nakipop yung verify, doon patay na siya doon sa race ni SF. Yun na naman, na-consume na naman niya yung kanyang salve. Pero rinse and repeat na naman siguro yung gagawin natin din sa may mid lane. Top lane, meanwhile, snaking, hinaharas na. Pero may barrow strike at nandun yung tower aggression sa harap ni Chessie. Chessie mamamatay lang sa kamay ni snaking. Snaking hindi pa tapos. Nandun yung right click, pero may Earth Spike natatama, Snaking, Barrow Strike naman, pero anong ginawa mo doon? Dapat umalis ka na doon, Sand King. Pero na-pick off naman na Sand King. Finally, 5-1 ang score natin. Nakakuha rin ng isang kill. Etong complexity. Ayan, Sumail, version 2, si Yawar. Pero Yawar, ay, go-go pa rin nila. Nandun yung Purifying Flames or the Fortune's End. Eto ni Oracle. Hindi, magkaiba po. Si VGJ Storm, US-based. Si VGJ Thunder, Chinese-based. Pero yung owner po niyan, it's Jeremy Lin, na nasa NBA. So, yan po. Ito, mas malakas. Tingnan natin kung malakas nga ba, makutunayan. Nandyan si Resolution, eh. Si Resolution. Ayan, with the Shadow Pin. Pero yan, BJJ Storm, tingnan natin kung kaya ba nilang ituloy-tuloy yung ganitong performance nila with the Resolution. Ayan, parokya ni Omar. Boss Orb, pa-shoutout kay... Ay, anong pa-shoutout? Tulog yun, tulog na. Tulog-tulog na, Boss Omar, tulog na. Tulog na si Madam. Magalit na naman yun. Eto. Pero eto. Ayan. Eh hanggang umaga talaga 'to sa H3 H4. Pero dito naman, oh, may eye shard block pero i-go naman nila ito si Resolution. Meanwhile, Resolution lalaban lang, co-connect third race nga papasok na pasok sa mukha ng Naga Siren at Naga Siren nabigyan. Ito naman, up. Pero dito naman, up. Dito naman complexity. Ayun, si Lim, ligtas na ligtas pa rin. Pero ito, Null Talisman, yung kanyang next item choice. Reso stand din, de, reso stand din talaga. May next game pa, yes, best of 2. Ayan, addict sa Dota si Jeremy Lin. Pero ito, naispatan na naman ng Earth Spike, etong si Snaking. So dito naman sa may bottom lane, nandyan na naman yung Rocket Barrage plus the Homing Missile, level 4 pa lang si Abaddon, pero pwede pa nila i-go yan. Parang SF ni Marcino, panggising dyan ako, si Eric at si Eugene. Pero dito, Ice Shard Block na naman para kay Lip. Ay, muntik niya na ikasa yung third race. Pero second race, kukonek. Nandyan yung Shadow Race, 80 bonus damage. Matamaan lang, siguradong punit na punit. Pero meron naman pala ang Infused Raindrops. Etong si Outworld Devourer para ma-block. Mahal lang yung damage. Ito naman, oh, Ice Shard. Oh, hindi umabot dito kay Saksak. Siguro ko nang na-block niya lang ito si Lion. Pwedeng pick upin or i-pick off neto ni Shadow Fiend since kompleto yung race niya. Bottom lane. Go back to the bottom lane. Si Mumu Lan. Itong si Abaddon. Dito lang din nagpapasok ng XP pero naispatan nga lang siya ni Oracle. Good morning, Urs. Wala pa rin tulog hanggang ngayon. Buti na lang at may Dota Live na, sabi ni Jomar. 89. Hintay ko pa. Okay lang. O, sakto nga yun eh. Walang tulog ngayon. Hintay ko matulog si Maximone. Pero dito naman sa may bottom lane, ginogo nila itong si Yawar. Pero Yawar makakatiti out lang sa may mid lane naman. Saksa. Masasaksak ni Resolution ng Shadow Race. Pero ito naman si Lip. Pumapalag-palag lang dito sa may mid lane. Level 4 pa lang yung kanyang Outworld Devourer going to level 5. Meanwhile, Shadow Fiend going to level 6. Masa top lane naman si Snaky. Snaking kumukuha lang ng Creep Wave. Pero, hindi. Baka di nabitaw. Hindi, malakas to si Resolution. Kita nyo naman, consistent yung play ni Resolution. Pero nandyan yung Ice Shard Block. Kagandang pasok naman. At mabubura dito si Naga Siren. Pero,
yun, kukunin nila, tier 2 bottom tower nga lang, makukuha naman ng complexity. Although, lamang sila, pero na-deny pa sa may mid lane, bakbakan na naman, Nawadu Hex. Eto si Shadow Fiend, pero nandun yung snowball save, papalagba, eto si Resolution Sustain, coming from the Oracle, nandun, pero race, tatama, first race will connect, third race, hindi nga lang umabot, na-stun pa ng Lion, pero sa may backline naman, naku, napatay pa nila. Itong Tuscar, siguro kung hindi umabot yung stun ng Lion doon, naiba to ni Resolution yung third race at na-pick off niya na. Hindi ako call center, hindi ako nag-call center dati. Photographer, videographer ako dati. And good morning, Kuya. Shoutout naman dyan, sabi ni Celo Remor. Ayan, quick shoutout sa'yo, Celo Remor. Boss Orb, standing ng VGJ Thunder, tinusir nila kanina etong Optic Gaming. So, ngayon, hindi ko, may standing ba tayo dyan? Ayan, pakita natin yung standing for the North American to, no, Eric? Ayun, may standing tayo. Pero dito, up, si Snaking, boy na boy pa rin. Good morning, ko, ayan, na-shoutout na kita. Hindi naman, paiba-iba naman ako ng sked. Pag umaga naman, walang cast, tapos pag gabi, at makante, syempre, cast-cast tayo. So, walang updated. Complexity, wala. Eh ngayon, nag-cast ako ng madaling araw na din para makabawi. Since si Alo nga yung nag-cast kahapon, saka may date kami ni Muning. Kaya kailangan bumawi sa lahat. So umaga, magka-cast ako, hapon, wala ako dito. So ang magka-cast maghapon, sila Kuya Nick, sila Jazz and Calbs. Dahil may Kuya Nick ba ngayon? Ayun, may Kuya Nick tayo ngayon. Calbs Rain, ayun. Sila sa hapon, ngayon, nag-cast na ako ng umaga. So hindi na ako magka-cast mamayang umaga. So libreng-libre araw ko, date na lang kami ni Muning. Pero dito naman sa may bottom lane naman, SVG, wala pang level 6, level 4, 40 Oracle. So, mid lane naman, Resolution, andyan, Drums of Endurance, go for the early, Drums of Endurance, or Django, dito naman, nahuli nila, etong si Sand King naman, makakatakas ba? May Barrow Strike available, pero Sand King, or si Baby Ducky, si Sneaking, makakatakas lang, nandun yung extra plus 2 attributes na itong Helm of Dominator. Ayan, tama yan. Basta caster. Sweet lover. Naman, bottom lane. Libre-libre lang yung pick-off nila sa Venomancer, mga sir. Ayan, sa Complexity Gaming, ang standing nila so far, it's 6-2. Pag natalo sila ng VGJ Thunder, it's 6-3 yung score nila. VGJ Storm, 4-0 sila ngayon. So, ang leading natin ngayon, Complexity, pag tinalo sila ng VGJ Storm, 5-0 na si VGJ Storm. Winner yan. 7 points. Ayan. Sabi ni Bell, Adele, ayan. 7 points for Complexity. VGJ, 4 points. Optic, 3 points. Ayan. Maraming salamat, Bell, Adele. Quick shoutout sa'yo, Pards. Thank you. Anong oras laro ng TNC hapon pa? Most likely 2 p.m. Hindi naman, ako na nagsasabi, hindi malaki. Pero kung enjoy mo yung ginagawa mo, di ba? Bakit hindi mo itutuloy, di ba? Wala naman kasi minsan sa sahod dyan. Pag enjoy mo yung trabaho mo, go lang ng go. Wala naman ako sinusustentahan sa bahay. Kaya ipon-ipon lang. Maski maliit, malalaki din yan. Tsaga-tsaga lang sa pag-ipon. Saka experience na rin. Maganda rin yung experience na nakukuha mo dito. Ang dami mong natututunan. Pero dito naman sa may mid lane, kinukuha na nila tier 1 mid tower, mabibigay na dito sa VGJ Storm. Anong standing ng TNC ngayon? Road to TI9? Nakalimutan ko, wait lang. 6-0. Ahabol din Immortals, pwede pumapalag din yung Immortals eh. Pero dito naman top lane yung kanilang next target. Yun nga lang, aalis na dyan si Mumu Land. Pero wala pa siyang borrowed time, hiram na sandali. Para kay Abaddon, hindi niya pa nilelevel up. Pero to hihiramin din nila, siguro yung tier 1 top tower. At bibigay na lang ng libre, sabi ng Complexity, sa kamay ng VGJ Storm. Mahirap i-explain, Pugs. Kasi YouTube lang ako dati. YouTube content creator lang ako dati. Mahirap din yung process. Hindi kasi sigurado kung tama yung sasabihin ko. Kaya, ano masasuggest natin? Sa tier 1 siya, Eric. Ano masasuggest natin? Practice na yan, nod dyan ng mga caster, no? Ayan, practice ka, nod ka ng mga casting.
record mo yung sarili mo, yun. Tapos, try mo lang. Pero dito sa may bottom lane, ayan, si Sneaking naman. Snaking, or snaking on his Sand King. Hood of Defiance, buong-buo na, pangbawas magical damage output. Pero ito si Saksa. Saksak sa kaling kita pag namatay ka dyan. Pero dito, hinahabol Shadow Fiend. Nandito, double damage, nag-expire na. Hindi nga lang nila nakita dito na nakapag-ward itong si Lion. Apat na tournament sa May, di ba, Boss Herbs? Walang pahinga WXC sa May. Hindi, epicenter kami sa May. Hindi, epicenter sa Friday, no, Eric? Pero dito naman, wait lang. Top lane naman, Snowfall. Wala pang barrel time. Hiram na sandali, hindi pa available para dito sa Abaddon. Pero hindi pa nila papatay. Nandun yung Fortune's End. Here comes the Shadow Fiend. Pero dun, ni-level up na ni Abaddon ngayon. Pero yun, nawado Hex at naligtas niya pa yung comrade niya dito. Coming from the Lion. Pero depende. Depende naman. Depende naman kung anong gusto mo. Ano bang gusto mong role? Gusto mo ba mag-pro player? Gusto mo ba mag-caster? Iba naman yung sa casting. May mga tao talaga na casting lang yung gusto. Parang tingnan sila Toby Wan. Hindi naman ganun kataas yung MMR nila. Pero yung Dota knowledge nila, napakalaki. Pero dito naman sa may bottom lane, snaking, hinahapon nila. Ang MMR lang ni Toby Wan, 4K. So, kikita nyo naman, din mga kinakailangan na maging pro player sila para mapag-cast. Ayan, Dota, ayan, magaling mag-Dota, magaling mag-cast. Kaya kailangan maglaro ka rin ng maglaro ng Dota. Passion yan eh, passion yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, gusto ko maging caster, pero hindi ko gusto yung Dota. Yun ang out. Parang yung iba, gusto lang mag-caster kasi parang iniisip nila, masaya, trabaho. Pero yun nga, importante dyan, mag-Dota ka at mag-Dota ka. Alamin mo yung bawat mechanics ng game, alamin mo yung bawat ginagawa ng mga player. Note kayo, mga pro player plays, yun. Yun, nabigyan ko na kayo ng konting advice. Pero, ayan, pa-shoutout orbs from Riyadh. Saudi, sarap, manood ng WXC, pang tanggal homesick. Ayan, Arbin, 0890, daan-daan ka lang dito. At pag na-homesick ka, ayan na, shoutout sa'yo, Arbin. Naway, kapit lang, nandyan, mga OFW natin dyan sa ibang bansa, kapit lang, tol. Pero, dito, nakuha na nila, tier 1 bottom tower, homing missile, binatin nila dito kay Venomancer, pero medyo malayo na, diving in into the tier 2 tower, yeah, tier 2 bottom tower. And Boss Orbs, ano title ng K-pop song from Momoland? Ano nga ba yon? Ano nga ba yun, Eric? Boom Boom, Boom Boom, that's Boom Boom, Boom Boom Pow, yun yun, diba? Boom Boom Pow, gonna get, Boom Boom Pow. out, corny na masyado. Paano ka nagsimula kung gusto mo paano magsimula maging pro? Humanap ka ng team pero mahirap. Either may kilala kang pro player na makaka-notice ng talent mo pero ang panimula siguro. Pero ito panimula din yung Snowball nila. Inabutan nila si Outward Devourer. Outward Devourer will be taken out sa kamay ni MSS at Limp. Nasa mali ka dun. Namigay ka ng first 10 kills at nakuha ng BGJ Storm. Ano yun? Balik tayo doon habang wala pang nangyayari. Pag-usapan muna natin, either manotice ka ng pro player, may kaibigan kang pro player para maitulong ka. Pero dito, denied na pala ni Gyrocopter etong si Naga Siren. At eto, tier 2 tower na kagad yung target nila. Ayan, pro player, hindi naman necessary, pero maganda mag-start ka sa amateur tournaments. Hindi ka naman basta-basta uulat. Either manotice ka, maging pub star ka, yun. Number one, maging pub star ka, umabot ka sa leaderboards, taasan mo yung mga pro player. Pero yun nga, magsimula ka muna. Kung starting ka pala, simula ka sa mga amateur tournaments. Salihan mo yung mga mini tournaments na walang pro player na nakakasali, pero I doubt. Kasi may mga TNC Cup, ganun. Hanap ka ng team. Kung alam mong enough naman yung skills mo at team play mo, hanap ka ng team, diba? Sino? Try hard. Yung dating play hard? Try hard. Napaisip mo kung sino si try hard. Bago si play hard. Ay, shard block medyo off. Pero dito sa Sand King, nahuli ng snare. Nandun nga lang yung sustain coming from the Oracle or binato niya ng Fortune's End. Makataas lang dito si Sand King, letter Y. Ayan, letter Y. Napaka letter Y. Pero tignan nyo yung top of the net worth natin, guys. It's Shadow Fiend and Sand King. Paano umangat? Ayan ang masakit. Paano umangat ang MMR sa C-Server?
Huwag kang susuko. Huwag mong isuko. Yun na lang sasabihin ko, huwag kang susuko, tol. Mahirap. Pero dito naman, ginagawa nila si Snaking. Snaking naman, mauhuli na ata nila. Andun yung Earth Spike. Andun yung sustain coming from the Oracle. Nice save coming from SVG. And mukhang gustong i-go neto ni Shadow Queen with the Invis Rune. May BKB pa yan. Pero dito, andito sa may mid lane. Andyan ka na naman sa may mid lane. Pero eto, balik na muna sa farming. Etong si Shadow Queen. Tingin ko, ang naturo sa akin ni Ishi, spam. Spam ka ng hero. Kung alam, yung alam mong hero na hindi ganun ka, ano yan, hindi ganun ka pansin-pansin sa bracket mo, ispamin mo. At yung malalakas na meta heroes ngayon, gamitin mo. Pero siguraduhin mong sanay ka. Huwag mo sukuan, madaming kan. Oh, marami rin, hindi mo rin maiiwasan talaga cancer. May araw talaga na may cancer. Never mo may never never na hindi mawawala yan. As in never. May araw na 10 games ka nang sunod-sunod panalo, kinabukasan naman may bakasyon na, nandiyan yung mga Pisonet boys, 10 talo ka sa isang araw. Ayan. Shoutout pala kay Mafi, ano yan, Mafia, S-Girl, si Playhard, si Kikong, haha, kaibigan ko yun. Pa-shoutout, Kuya Orbs, Carl from Davao, Himala, early nagising, yan. Himala, hindi, maaga talaga ako nagigising. Maaga ako nagigising para tawagan si Mona, o. Basta play, basta caster, sweet lover. Madami kasing bata, ayan, madaming bata. Anong time na yun, na-experience ko yun. Enjoy ko yung pagkapanalo ko ng 10 games. Tapos, biglang nawala. Nang parang bula kinabukasan nung nagbakasyon yung mga tao. Katulog ka ba? Hindi ako natulog. Hindi pa ako natutulog. Mamaya pa ako matutulog. Pagkatapos pa nito. Pero ito, tinitingnan natin sa may mid lane. Walang vision. Provided. Dito si Venomancer. Pero nandun yung Fortune's End. Igo-go ba? Yung that is the question. Dito sa Sand King. Pero dito naman sa may bottom lane. Resolution. With the help from the Tuskar. Napatay nila itong si Zifrik. I mean, MSS yung nakakuha ng kill. Si Alo, ano rank? Enchant 2. Anchant to si Alo. Pero dito makikita na, race, hindi ko connect. Pero here comes the snowball. Fortune's End, ko connect. Ice Shard Block, napakaganda. Pero nandito yung cooldown. Plus the Poison Nova. Pero hindi enough para mabigyan itong BJJ Storm. Dalawa yung na-pick off nila. It's Venomancer and then the Lion. Pero ito, nandito yung Naga Siren Song to disengage. Pero Shadow Fiend, may BKB yan. At mukhang Tier 2 Tower, kukunin na ng BJJ Storm. Ayan, Kuya Orbs, pahay naman kay... Wala si Baby Shark dito, nandun sa baba. Dito, Tier 2 Mid Tower, mabibigay na dito sa side ng BJJ Storm. 14-2 ang score. At hindi ko alam kung paano ko iaangat si Complexity. Complexity, nahihirapan sila ngayon against the BJJ Storm. Tignan nyo naman, compare nyo, may mga gamit yung support. Yung support ng... BJJ Storm, maliban din. Ay, hindi, naka-earn pala si Oracle. Ayan, sinasabi ko, may gamit din sila. Ancient ata yung kala ko rank nila. Ancient tayo dyan. Pero ito, first Roshan of the game, mabibigay natin sa side ng BJJ Storm habang ilalaban lang ng Complexity. Ice Shard Block nandun, pero dito, igugo nila. Etong si Abaddon naman, available pa yung barong tayo, pero dito naman, lumalaban pa rin etong Complexity. Pero here comes Resolution with the Shadow Fiend going for the right legs. Poison Nova kinumit na, Barong Strike, tatama pa sa Lion. Amalayon talaga, Amalayon, mamamatay ba? Yes, it will. Caustic Finale will finish it off. At dito naman sa may mid lane, hinahabol naman nila. Etong si Venomancer, double sustain. Nandun, pero hindi nila mapigilan yung pag-chase. Here comes the snowball. On to the Abaddon. Pero nandun yung defensive Astral Imprisonment. Pero call down, will connect. Mamamatay dito si Abaddon to follow etong si Venomancer. Limp naman. Nasa delikado, buyback inumit na ni Abaddon. Pero ito, binabakbak pa rin nila si Snaking. Snaking naman, napakatapang na sa Anking. Meron pang epicenter yan. Ayun, mimid first gawain ng mga bata. Tapos may time na tatlo na yung core mo, tapos may papang-apat pa na core. Sobrang inis mo na, magpang-limang core ka na. Cancer is life.
ito 7-2 ang score natin. Ano to? Ano score natin ngayon? 3-2. 3-2. Pati 3-2 tayo dito. Depende, depende. Pero dito naman. Ay, bottom lane. Mukhang Shadow Fiend. Na-pop nila yung Aegis. Pero nandiyan naman yung Shadow Fiend. Pero ito, Shadow Fiend. Mag-i-scout lang muna. Pero Barrow Strike sa may backlines para makakuha nila si Seafreak. Pero here comes the BKB Resolution on the Shadow Fiend. Resolution unstoppable. May kita double kill. Mukhang gusto pang triple kill dito sa harap ni Mu. Mu naman, uwi the slow. Pero ito, triple kill ba? Yes, triple kill na on the Shadow Fiend. Will you give him an ultra? Bigyan ng ultra yan. Ultra kill and godlike for Resolution at the 23-minute mark. 21-2 ang score. At 21-2 ang score natin ngayon. Ayan, ba't nauso yung roles sa Dota 1? Kahit ano pwede pick. Yan nga, pakiramdam mo kahit sino pwede pick. Kahit si Slark, pwede mong i-mid lane. Si Dazzle, pwede namang i-mid lane. Pero dito, wala na yung bottom tier, wala na yung tier 1 bottom tower na ito. Going for tier 2s na. Itong BJJ Storm. Habang kinakatok na nga nila, wala namang magawa dito si Complexity. Napagkape, hindi pa ako napagkape naman na. Tubig-tubig na lang. Pero ito, nabigay na nga nila. Sneaking, nahuli ng ensnare. Pero anong gagawin ng ensnare na dyan? Sanity's Eclipse available for the Outworld Devourer. Pero dito, Shadow Fiend, hahanap ng pick-off ba? Andito si Lion sa may mid lane, tinatantya lang ni Snaking habang nandito naman sa high ground sa itong The Rest of Complexity Gaming. BJJ Storm, yes, BJJ Storm po yung Jeffing. Bakit Baby Shark yung tawag kay Rain? Kamukha niya po yung shark na may picture na naka-brace. Asan si, ano yun, asan na ba si, ano si Ko? Nagpapa-tournament, hindi kami nagto-tournament guys. Sa ano, punta, yung mga tournament sa Netcafe, doon naman kayo magsisimula talaga. Kailangan nyo ng stepping stone. Hindi kayo pwedeng diretsyong pro player unless sobrang galing nyo, nasa leaderboard kayo, at naglalaro kayo ngayon with 9K MMR or above. Sabihin natin 6K, 6.5 pataas, pero dito sa may mid lane, pataas ng pataas din yung buhay netong kuya mo. Nandun yung Astral Imprisonment. Pero mapapatay naman nila si Tuskar. Yun talaga, binalance na yung laro. Unlike dati, ang daming imbang kahiruan sa... Ay, wait lang. Ang daming imbang kahiruan sa Dota 1. Pero nandito naman, Vision ba? Available for snaking. And then, wala pang Vision pala si Venomancer maliban dito kay Lion. Wala din silang sentry, ah. Para dito sa Snaking Sand King. Hindi ko na kailangan ligawan si Baby Shark. Naku, ba't ko liligawan yun? Never kung balak ligawan yun. May girlfriend na ako. May girlfriend na ako, Diyos ko. Out ako dyan. Simula't simula. Never kung bilalakwan. Hindi out ako. Ang niligawan ko lang si Muning. Ayan, malinaw na malinaw. Si Muning lang yung niligawan ko. Pero dito naman, up. May mid lane, Shadow Fiend with the Aegis advantage. Hanapin lang nila, pero nandyan naman yung Silver Edge neto ni Resolution. Wala nang Lorelin, Muning na lang. Muna na lang, wala nang Lorelin. Out na yan. Kung dati debated, no, no, no. Ito naman, op, huwag ka magparinig ng pansit canton, marami kaming hugasin dito, hindi kami makagawa, pero dito, i-go-go niya, eto si Naga Siren, hindi nga lang kumunek yung double race, na eto ni Resolution, kung siguro na bato niya yun ng maayos, dalawa yung napit. Hinuli ka niyan, si Prop, si Muning ata yan, ano si Muning, tulog na si Muning kanina pa. Kanina patulog si Muning. Ano ba? Pero, ayan, tingnan natin. Muning is light. Pag ganun yung mga loyal. Muning lang. Pag girlfriend lang, isa lang girlfriend nyo. Huwag na maraming babae. Ano ba yan? Pero, tingnan natin. Ayan, 22-3 ang score natin. 27 minutes in. 21K network lead.
Grabe naman si Pugs 1890. Nandito si Moning sa cellphone ko, tulog eh. Nandito sa naka-video call. Kaya, nandiyan eh. Tutulog lang. Ah, Pie Shard Black. Walang inabutan. Pero dito, Shadow Fiend Resolution. Going for the next item. Going to be the Silver Dragon Lance or Hurricane Pipe. Pero dito, up. Inuli nila. Dito si Kuya mo. Lion, patay na naman. Sa kamay, mega kill. Isipin nyo. Imagine, mega kill na yung Oracle. At may smoke pa silang gagawin. Pero sa mid lane, gusto atang pumalag. Nandun yung homing missile sa harap ni Abaddon. Pero dito naman, Outworld Devourer. Yan, Outworld Devourer. Walang follow-up. Pero naglalag tayo ata. Pero okay na okay naman. Anong masasabi mo sa SK ni Kialo kahapon? Ganun kami natalo, yung may kakampi kami SK. Pero dito naman, oh, bottom lane tayo. Bottom lane, oy, libreng kill na naman, support na naman yung pick-off nila. At si Resolution, beyond godlike na, on his Shadow Fiend, mukhang makakatikim tayo dito. Mukhang makakatikim tayo ng 2-0 ngayon. Pero hindi ko alam kung nasan si Joma. Hindi ko alam kung ano standing niya. Pero alam ko, break time lang. Break muna. Or bakasyon si Joma. Pero dito naman. Ay, mid lane naman. Mid lane, nandun. Yung sustain coming from the Oracle. Oracle naman, mga iligtas lang. Etong si Sand King. Pero ito, hahabulin naman nila. Homing missile, mukhang patay na. Pero nandyan yung shield na ito ni Abaddon. And then, the Rocket Barrage. VGJ Storm will take out another support. Pero dito naman, go-go nila. Andun yung Assault Imprisonment. Wala pa sila may Shadow Queen. Aabante pa rin. Going for the Venomancer, pero ito second race. Tatama, mukhang kukombohin na. Combo Breaker, tumama. Here comes the call down. Pero nandun yung Naga Siren Song. At wala na silang pang defensive dito sa high ground nila habang hinahabol naman nila si Shadow Fiend. Shadow Fiend lalaban lang with the right click, pero hindi nasama sa snowball. At mukhang mapapasama pa ata yung pasok nila. Defensive as well, imprisonment naman coming from the Outworld Devourer. Meanwhile, here comes the Requiem. Will melt down etong OD. And the rest of Complexity, wala silang magawa dito sa may mid lane nila. Pero to, tier 3 mid tower, mabibigay na. Snowball na laman. Pero yun, napatay nila yung Lion habang ito, ginamit na yung borrowed time ni Abaddon. Abaddon naman, Abaddon still alive. Pero dito, mid lane racks, kinukuha na ng VGJ Storm. Pero yun, napatay naman nila. Mega kill na para dito kay Yawar. Pero ito, sunod-sunod yung kills nito ni Gyrocopter. It's going to be Jesse and Mu. Yung kailangan nilang heroes na papatay ng VGJ Storm. Pero dito, kinukuha na nila itong Rax. Dito, or I mean, the tier 1. Tier 1 top tower. And then, the second lane of Rax. Mabibigay na dito sa VGJ Storm. Nakakuha na nila ng walang kapagod-pagod. Last lane of Rax na lang for the Mega Creeps. Recta mid na sana. Yan yung minsan sakit natin. Pwede natin kirekta mid. Pero ito, Barrow Strike magmi-miss. Limp naman, papalag with the Arcane Orb. Pero ito, si Gyrocopter. Pwede siya lumaban. Available sa kanya, yung BKB. Wado Hex, binato nila dito sa Sand King. Pero makakaligtas lang si Yawar dito. Pero 29-3 ang score. Eric? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko dito. 23-9 ang score. 23-9. Yung hindi ko man lang namalayan, nasa 29 na lang. 29-3. Imagine that. VGJ Storm with the resolution. With resolution, nakang 29-3. Ini-stamp nila yung Complexity. Hindi naman ako galit sa Complexity. Pero sa exact word na pwede natin gamitin, ini-stamp nila yung Complexity game. Di pa nga nagko-call ng GG. May bottom lane pa. Pwede pa daw sila pumalag. Pero, Wado Hex, it's Hex.
Pero dito naman, nagulat naman, Saksa, makakapag-finger pa, pero Saksa still alive. Requiem naman, nasan ba? Para di nyo si Shadow Fiend, nandun yung first and second race, pero BKB pinap na ni Shadow Fiend. At eto, nag-expire na itong Barrow Time or hiram na sandali. Dito naman, network difference, mamaya natin i-check yan. Pero ito, andun yung eye shard block na naman. I-go-go ba nila? Grabe yung right click na ito ni Shadow Fiend. Muntik niya pang mapatay si Lion, pero to Lion naman magsi-set up ng 4-man stun, pero naiwasan at na-snowball sa mukha. Walrus Pancha Man, binato nila dito sa Outward Devourer, and GG will finally call. Game number 1 will go to VGJ Storm, 33 minutes in. At napadini sila dun. So, eto VGJ Storm, susubaybayan ko yung mga laro nito, guys. Isipin nyo, bagong team pa lang, hindi naman natin pwede sabihin, halos bagong gawa pa lang, pero ang solid ng performance nila. Isipin nyo yung Complexity Gaming, tinatalo nila.